Magandang umaga, this is Conrad Bernal para sa Tattoo Lycans TV Philippines episode 3 ng hygiene sanitation natin. Pag-uusapan natin yung issue niya yun na tungkol dito sa face shield. Yan. Basta lalabas muna tayo. Kasi mayroon dito yung tungkol kay Madam Senator Amy Marcos. Ngayon ang cases niya ay 12,000 cases sa Pilipinas. Kumbaga talagang kasi dito kumbaga anyway sa tattoo naman ako eh. Kumbaga ang concern ko yung sa tattoo. Ngayon guys, ang papakailaman ko yung pro, non-pro sa kanyang B. Kasi nung nagja-judge ako, bakit sasama ko yung pro? Kasi bakit? Nung mga nakaraan tao, nag-judge ako. Puta, siguro sa 12 katao na pro. Isa lang ang may maayos sa face mask. Kumbaga, nanalo pa nga sa Hygiene Sanitation Award ng mga nagpa-event na sa non-pro pa eh. Diba? Kaya, anyway, pag-uusapan natin ngayon yan. Tapos guys, ganito. Mag-share lang ako sa inyo. Siyempre yung mga legend din na natin pwedeng ganyan eh. Nga lang baka masaling ko yung ego nila eh. Siyempre sino ba ako, sino ba ganyan, di ba? May mga ganong cases eh. Pero ako 1997 sa tattoo. Ano na ako sa tattoo eh. Pero yung pagdating sa hygiene sanitation, siyempre siguro sa mga dating kong kumpanya, di ba? May 2 years ako sa Aboitiz. 3 years ako sa Aboitiz. Tapos 9 years ako sa Shangri-La, 8 years, 9 years ako sa Shangri-La. Tapos, pagkatapos nun, sa Dasmariñas National High School. Siyempre, ando doon pa rin yung hygiene sanitation eh. Kasi sa FMB service ako eh. May tanong, bakit sa amin sa hotel, yung San Miguel Light 185 dati. Pero niya, mas mahal na. Pero sa labas, sabi ng foreigner, gagalit. Bakit sa labas, 22 lang to? Sabi, isa lang ang sinasagot namin, sir, because the company pay million for our food safety. Ay, naalala ko nga pala si yung nag-invento, no, yung mga taga-UP na nag-invento ng PCR testing, si Dr. Si Dr. Ramon, yung paborito kong guest. Si Dr. Ramon Destura. Sila yung nag-invento ng PCR testing. Mga paborito ko talaga siyang guest dati. Nung bago ako mag-resign, sinabi ko kay Dr. Doc, mag-resign na ako. Kasi mag-full-time na ako sa tattoo shop ko eh. Okay. Oh, sige, that's good, Conrad. Basta alam mo naman yung hygiene sanitation. Siguro kung yung video na to makakarating kay Dr. Ramon Destura. Baga, sir, Conrad po. Anyway, ang meto natin guys, kumbaga, siyempre, sa mga training na pinagdaanan ko. Alam mo, to be honest with you guys, parang, hindi ko alam kung nagsisisi ako na may training ako na ganun kasi, parang mas maganda pa yung lalabas ka, wala kang kaba. Di ba? Yan, siyempre, alam mo eh. Kaya alam mo yung mga risks eh. Alam mo yung mga dapat na mangyayari. Diba guys? Anyway, yung mga topic na ganyan, yung mga, basta makinig na lang tayo. Kung sinong gusto sumunod sa akin, sumunod sa akin. Kung hindi, di wala naman problema. Pero syempre, pagdating yung nagkaalatagan, nabawa yung mga legend, nagkaalatagan, sino ka ba? O sige, ito yung training ko, sir. Diba? Hindi ko ginagalang ko yung servisyo natin na bilang artist na matagal na, kumbaga pioneer o anong-ano. Pero pagdating sa hygiene, medyo dito kasi kailangan training. Kumbaga ang kumpanya ko dati, ginastos lang sa akin sa isang training ko. Sa China, siguro ang tuition ko, ginastosan ako ng 60,000. Eh, pamasahe ko pa doon, sagot nila. Balikan, magkano?
Siyempre, Hong Kong muna. Hong Kong, pagdating sa Hong Kong, pumunta ka dun sa Suhay, Suhay, China, sa Sun Yat-sen University. Parang UP ng, ano yun, parang UP ng China yan, mga tropa. Di ba? Kasi nung pinormote ako ng company ko eh, ayoko nung ma-promote kasi siyempre mga kasamahan ko galing Lasal, kung ano ako Tesla, hindi naman ako tapos ng, hindi naman ako bachelor eh. Pero sabi ng boss ko, si Ma'am Marie, hey Conrad, you need to move up. Eh, wala, no choice. Eh, sige. Yun ang medyo, ano, siyempre pagdating sa hygiene, meron ka ng tao. Kailangan hindi ka sasablay. Anyway, titraining ka naman nila eh. Hindi naman ang mahalaga eh. Hindi naman ganda sa kumpanya. Pali guys, ito. Sabi ni Madam Senator Amy Marcos, dagdag pahirap ito sa ating mga kababayan. Imbis na pambili ng noodles, mapupunta sa face shield. Hindi pa ba sapat ang physical distancing at pagsusuot ng face mask? Ang sagot ko dito guys, bilang hygienist, tattoo hygienist, hindi sapat ang social distancing. Lalo na dito siguro sa Ilocos pwede, pero dito sa Cavite. Sa lahat ng pila ng pinagdaanan ko, JNT, LBC dyan sa Kadiwa, sa lahat ng pila, kahit sa lahat ng pila ng ano dyan, wala na nakakasunod sa social distancing. Wala, hindi uso sa Cavite yun, mga tropa. Hindi naiintindihan ng mga kababayan natin yan, di ba? Kaya hindi talaga siya sapat, mga tropa. Kasi virus yan eh. Tapos siguro kaya na ito, mga tropa. Ito ngayon 25 pesos lang yan sa baba, di ba? Kasi binili ko to kasi para lang sa video. Pero pwede mo naman gawin to eh. Di ba? Ay mga madiskating nanay, hindi naman ano eh, hindi naman kuha ka ng ano, lagay mo. Sis, meron ka na sa mata. Di ba? Yung mga madidiskarte. Yung mga tropa. Ngayon, sabi niya pa, meron pang barrier. Hindi dapat mandatory kung sino lang ang may kakayahan na ang mga mahihirap nating mga kababayan, bakit hindi na lang ito ipamigay ng libre? Pero guys, dapat mandatory talaga. Mandatory talaga ang face shield. Tandaan niyo yan. Iisa lang dapat ang takbo ng utak natin. Mandatory ang face shield. Bakit, mga tropa? Ano ba ang mata? Ang mata natin, mga tropa, ang mata ay ano, open wound, bukas na sugat. Di ba? Para wala nang liwi-liwi, ano ba ang mata? Bukas na sugat. Konektado yan. Konektado ang mata sa ilong, sa bibig. Pati nga tenga, kaya nga merong doktor na ENT. Di ba? Konektado yan eh. Kasi dito, meron nyo. Alam nyo na yung ibig ko sabihin. Hindi na natin dapat ano yan. Ang maganda lang dito, bakit hindi na lang pamigay? Siyempre eh. Ayaw nga lang, dapat nga naman siguro murang naman to eh, pamigay eh. Siguro hindi naman lalaki ang cases dito, gaya nung una. Sabi ng gobyerno, kung wala ka naman naramdaman, huwag ka mag-face mask. Yun ang unang-una, di ba? Bago pa magkaroon ng ano, may kaso pa, pero yun ang unang-una. Tama rin naman, di ba? Tama, pero mali. Kasi bakit mali, mga tao pa? Kaya nga kumalat eh. Di ba? Dahil ganun, dapat nung una pa lang namin sakit, face mask, face shield na agad lahat. Kahit isa pa lang ang kaso, ganun na dapat lahat. Kaya lang, wala nga tayong capabilities dapat nga kung i-astronaut mo lahat yan eh. Parang hindi nagkaganto eh. Ngayon, yung mga tropa na mga batang mga kulit. Di ba? O sige, labas kayo. At least naka-astronaut sila. May astronaut yung mga yan. Uuwi yan sa bahay nila. Mami, ayoko lumabas kasi ang init. Di ba? Hindi nila lalabas yan. Pero yung mga yan, tatakas yan eh. Parang kami nung bata eh. Last namin tumakas ng kapatid ko eh. Diba, yun ang ano, yun ang anyway.